Magandang umaga po. Asahan ang bawas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa forecast ng isang oil company, 2 pesos and 90 centavos hanggang 3 pesos ang posibleng mabawas sa kada litro ng diesel, 40 hanggang 60 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Bawal munang kumain ng shellfish at alamang sa 6 na lugar sa bansa dahil sa red tide. Base sa latest shellfish bulletin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, positibo sa paralytic shellfish poison o toxic red tide ang mga shellfish na nakolekta sa coastal waters sa Bulinaw, Pangasinan, Milagros, Masbate at sa Dawis sa Tagbilaran City sa Bohol. Ganon din sa Dumangquillas Bay sa Zamboanga del Sur, Litalit Bay, San Benito sa Surigao del Norte at Lianga Bay sa Surigao del Sur. Mahigpit na paalala ng BFAR, hindi ligtas ang pagkain ng anumang uri ng shellfish at alamang sa mga nabanggit na lugar. Maulang Sabado ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Wala pong bagyo, pero ayon sa pag-asa, magpapaulan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, gayon din ang Easterlies. Ngayong tanghali, may pag-ulan sa Visayas, Mindanao at Southern Luzon. Pagsapit naman ng hapon, halos buong bansa na ang uulanin base sa datos ng Metro Weather. May heavy to intense rains din sa maraming lugar, kaya't maging handa sa pagbaha o pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng pag-ulan sa hapon dahil sa localized thunderstorms. Yan ang maiinit na balita sa oras na ito. Ako po si Cathy San Gabriel. Buong puso para sa Pilipino. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.